Alma, Ineng, ayos ka lang ba? Ayos lang po ako. Humihilab lang ang tiyan. Huwag po kayong lalapit. O sige, Ineng. Dito lang ako. Pero siguro, makakatulong sa'yo, Ineng, kung umupo ka muna. Baka mababa ang matris mo, kaya naghihilab ang tiyan mo. Salamat ho. Walang anuman, Ineng. Basta alagaan mo ang bata. Ganyan-ganyan din ako eh nung nagbubuntis ako. Mababa din ang matris ko, kaya napaanak ako ng maaga. Nasaan na ho ang anak ninyo? Hindi ako pinalad, Ineng. Lalaglag ang bata. Pasensya na ho kayo. Ineng, maaari ko bang mahipo ang tiyan mo? Gusto ko lang kasi sanang sariwain yung panahon na nagbubuntis din ako. Parang kay tagal na nun eh. Dito, ha? At huwag ka na lalapit sa asawa ko. Dahil hindi ko alam kung ano pang gagawin mo sa kanya. At kung ano ka man, huwag ka na babalik dito. Hindi siya matutulog sa mga namamatay dito. Wala naman ako masamang balak sa asawa mo. Gusto ko nga kayong payuhan na alagaan niyo mabuti yung bata sa tiyan ng asawa mo. Hindi namin kailangan kung ano-anong payo mo. Alam ko kung paano ko ingatan ang asawa at anak ko, lalo sa isang tulad mo. Sige na, umalis ka na dito. Hindi mo mabibiktima ang asawa ko. Hindi siya matutulad dun kay Mani. Teka, bakit? Ano nangyari kay Mani? Huwag ka na magmahangmahangan pa. Si Mani patay na. Andun sa kalsada na kahandusay. Pinatay daw ng aswang. Pinatay mo! Ikaw ang aswang dito! Kumusta ang pagtitinda mo? Gimo! Nandito si na konsehal. Ah. Sino niya dyan? Ah, si... Ay, magandang umaga, konsehal. Magandang araw po, Mang Gimo. Aling Maria. Napabisita po kayo. Ano pong meron? Magtatanong lang naman po kami tungkol dun sa kamamatay lang ni Mani. Eh, sigurado naman ako, kilala niyo po siya. Opo. Kilala po namin siya. Kaibigan po namin siya ng asawa ko. Kasi po, Tay, Nay, batay po sa investigasyon ginagawa namin, dito po mismo sa bahay ninyo, huling nakita si Mani bago siya natagpuang patay. Opo. Totoo po yun. Ano po ba nangyari nung gabing yun? Eh, pinakain po namin siya dito. At dahil gabing-gabi na, eh, dito na rin namin siya pinagpahinga. Pagkagising po namin, eh, wala na siya. Nagtaka nga kami kung saan siya napunta. Eh, nabalitaan namin, patay na siya. Pinatay daw. Ganun po ba? Pwede po ba naming masilip yung buong bahay niyo para matapos namin ang investigasyon? May dala po kami sa sesyuaran. Pero, teka muna kung sandali, para saan ho yan? Sinagot na po namin lahat ng katanungan niyo. Wala po kaming tinatago. Kasi... Gimo, pumayag ka na. Wala naman silang mahahanap dito eh. Sige po, tuloy po kayo. Tama po yun. (Clears throat)
Konsehal. Konsehal, bakit po kailangan pang alugugin yung buong bahay? Nagsasabi naman po kami ng tapat, ah. Wala naman po kami tinatago sa inyo, ah. Kimo, hayaan mo na sila. Para matahimik na rin sila. Aling Maria, para saan po itong bote ng langis? Saan niyo po ginagamit ito? Para po sa mga sakit ng tiyan at saka sa kasukasuan po. At minsan, ginagamit ko din po yan sa pagpapaanak nung dati akong komadrona. Konsehal, wala tayong mahanap dito. Katulad nga na sinabi ko sa'yo kanina, huwag mong lulubayan yung dalawang mag-asawa na yan. Lalo-lalo na yung matandang babae. Hindi lang naman ako nagdududya dyan eh. Pati yung buong baryo. Aling Maria, Manggimo. Mauna na po kami ni Konsehal. Babalitaan na lang po namin kayo. Sige po. Maria, sesya na ho kayo. Manggimo. Kimo! Ay! Naku! Naku, Kimo, inaalta presyon ka. Ayan na nga pa ang sinasabi sa'yo doon sa health center, eh. Teka, sandali. Hanap ako ng halaman na mailalaga natin para sa'yo, ha? Salamat, Maria, sa lahat ng ginawa mo sa akin, ha? Maraming salamat dahil minahal mo ako. Ikaw talaga matanda ka. Hindi ba sinabi ko naman sa'yo na nga sa dulo ng hininga ko, mamahalin kita. Oo nga talaga, pre. Magbabayad talaga yung aswang na yan, eh. Pag gumaling na talaga itong asawa ko, magbabayad siya. Sinasabi ko na sa'yo noon pa, di ba? Aswang yun si Aling Maria. Kaya hindi ako nakipagtitigan sa kanya, eh. Kasi kulamin ako. Pero pare, ano ba yung sinasabi mong problema sa inyong mag-asawa? Sabi mo nga sa akin. Kailan ba gagaling si Alma mo? Ha? Ang ibig mong sabihin. Ang ibig kong sabihin, hindi gaganda ang lagay ng asawa mo hanggat nandiyan pa o hindi maalis sa baryo nito si Aling Maria. Oh, handa na ang asma, no? Gusto mo magmaunahan ka niya? Sana si Alma, pati ikaw ay mangingilabot ka. Ako, natatakot lang at baka kumapano ang bata. Gabing-gabi na, Maria. Pagbubukas mo na lang. Pero, Kimo, hindi ako patatahimikin ang konsensya ko kapag may masamang mangyari sa bata. Lalabas lang ako sandali. Kukuha ko ng panggatong para maipaglaga ko ng gamot si Alma. Mahiga ka na. Mabilis lang ako.
Pakita mo! Pakita mo! Hoy! Ang giniwa mo sa asawa ko! Ken? Inaswang mo ang asawa ko! Di ba aswang ka? Teka, mag... Di ba pinatay mo mga kabaryo namin? Pati si Manin, pinatay mo tagra ka! Wala akong ginagawang masama. Mga anak, makinig kayo sa akin. Magpapaliwanag ako! Huwag niya tayo! Bakit mo inaswang ang asawa ko? Tayo! Ha? Tayo! Ang giniwa mo sa asawa ko! Ang dami mo nang pinatay dito sa amin! Ha? Giro! Mga kabayan! Ito na yung tayo na kung bakit madami nang mamatay dito sa atin! Dapat sa'yo, ikaw mamatay ka ng aswang ka! Kunzi! Kunzi! Miguel! Ramon! Ito na yung mamamatay ka sa atin to? Eh! Ano nangyayari ito? Siya yung aswang! Inaswang niya yung asawa ko! Pati yung anak ko sa sinapupunan ni Alma, hindi niya pinatawad! Dapat siya mamatay! Mga kabayan! Sandali lang! Sandali lang! Sandali lang! Manahimik kayo! Kumuha ka ng ballpen tsaka papel. Bilisan mo! Kunzi, dapat dito, turuan ng leksyon. Dapat sa kanya, mamatay na siya! Sandali lang! Pagsisisiyan mo lahat ng ginawa mo! Ba't hindi namin nabuhay? Wala na ba? Kailangan sa mga yan! Ang daming namatay dahil sa'yo! Ano gusto ng gawin dito? Matay! Sa dinami-daming bakit asawa ko pa at anak ko pa! Miguel! Miguel! Halika dito! Papirmahin mo siya. Ngayon, kung hindi siya pipirma, pilitin mo magta-mark. Oh. Sige na. Hoy! Akin yung kamay mo. Maria! Tama na yan! Tama na yan! Maria! 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 Pipirma ka na rito. Kakailanganin mo to balang araw. Hindi ako pipirma dyan. Mama, matay na ako. Sige na, Manggi mo. Hindi ka ba naahawa sa asawa mo? Umirma ka na. Kimo. Matagalin ko. Malapit nila, Kimo. Tatakalapit. Hindi, Maria. Maria! Maria! Kailangan tayo, Maria. Maria! Maria! May ho sa inyo. Pagpasensyahan nyo na ho ito. Lahat ng ginawa niyo sa asawa ko, lahat ng pagmamalupit na pinatikim niyo sa kanya, pagbabayaran niyo ito sa batas. Teka, sandali lang, Manggi mo. Wala akong kinalaman dyan. At saka, Manggi mo naman, huwag nyo nang pahirapan ang sarili nyo. Matanda na kayo. At nag-iisa na lang kayo sa buhay. At... Oo, matanda na ako. Nag-iisa na lang ako sa buhay. Oo, nag-iisa ako sa buhay dahil sa kahayupan na ginawa ng mga taong tinulungan mo. Oo, matanda na ako. Pero ipaglalabang ko ito hanggang sa huling hininga ko. Pinapangako ko ito. Pagpapayaran niyo. Pagpatay niyo sa aking asawa. Manggi mo. Umalis ka na! Umalis ka na habang nakapagpigil pa ako. Magkita na lang tayo sa korte. Umalis ka na! Kaya ina
inaakusahan sina Miguel at Ramon ng krimeng murder sa mababang hukuman o sa Regional Trial Court. Nagharap ang prosekusyon ng tatlong testigo kasama si Mang Gimo na nakasaksi at pinagtibay ang mga pangyayaring naganap. Sa kabilang dako, si Ramon at Miguel naman ang nagbigay ng sariling depensa at kwento sa mga pangyayari. Narinig ko si Maria ang umiiyak. Nung sumilip ako sa bintana, nakita ko si Ramon na kinakaladkad siya. Nang lumabas ako para pigilan ang ginagawa nila, pinigilan ako ni Miguel. Sinabi niyang sasaktan niya ako kapag pinigilan ko ang makahayop nilang ginagawa kay Maria. Wala akong kinalaman sa mga bintang sa akin ni Mang Gimo. Noong February 27, kung sinasabi niyang pinatay daw namin si Aling Maria, nasa Bantay Ilocosur ako noon. Kasama kong mga binan ko noong gabing yun. Maapoy sa lagnat yung asawa kong si Alma noong gabing yun. Nang biglang umalulong yung mga alaga naming aso, pati na rin yung alaga naming baboy, nag-iingay. Doon ako nagkaroon ng masamang kutob. At doon ko nakita si Maria Dueñas sa labas ng talahiban, sa labas ng bahay namin. Nakita ko siya na parabang may binubulong sa hangin. Kinukulam niya ang asawa ko. At nung sitahin ko siya, bigla siyang tumakbo. Hinabol ko ho siya. At doon inamin niya sa akin na inaswang niya ang asawa ko. Sinungaling ka! Hindi aswang ang asawa ko! Hindi siya aswang! Oh, ako! At dahil po sa pag-amin sa akin ni Aling Maria, dinala ko siya sa bahay ni Conseil Res. Pinayuhan niya ako na dalhin ko din at iharap sa kanya si Mang Gimo. At doon ko huna kumpirma na talagang aswang si Aling Maria. Dahil ultimo si Mang Gimo ay naniwala na aswang ang asawa niya, kaya pinagsisipa niya ito sa harap ng mga tao dahil sa pagiging aswang niya. At pagkatapos hunon, gumawa ho ng kasulatan si Konsehal na nagpapatunay na aswang ho si Aling Maria, para kung may mangyari man pong masama sa asawa ko, kaya ang sisihin ko si Aling Maria. Napakasinungaling mo, Miguel. Alam ng lahat na mahal ko si Maria. Kahit aminin niya na aswang siya, kailanman hindi ko siya sasaktan. Buong buhay ko, umiinog lang kay Maria simula nung bata pa kami, simula nung niligawan ko siya. At kahit hindi kami pinala na magkaroon ng anak, kailanman hindi mababawasan ang pagmamahal ko sa kanya. Wala na akong hiniling sa buhay ko, kundi hanggang sa uli, maging magkasama kami. Ngayon wala na siya. Ang tanging gusto ko lang ay managot. Ang dapat managot. Mabigyan na hustisya ang asawa ko. Hindi pinaniwalaan ng mababang hukuman sina Ramon at Miguel. Hinatulan si Miguel na may sala ng murder bilang pasimuno o prinsipal at sinintensyahan ng reklusyon perpetua. Si Ramon naman ay hinatulang may sala ng murder bilang katulong o accomplice at sinintensya ng 6 to 12 taon sa bilangguan. So ordered! Kapag nasa katwiran, ipaglaban mo.